Gusto po si Marlene. Ay, no, po, Diyos ko. Dahil po kami ay walang pangkudkod ng niyog, matyaga niya pong ginagawa ang pagkudkod ng niyog gamit ang kutsara. Kasi po ay kami ay gagawa ng palitaw. So, wala kaming pangkayod ng niyog. Kaya ayan, siya ay matyagang nagkukudkod ng niyog gamit ang kutsara. Ayan po yung kanyang nagawa na. O di ba? Parang nagkayod ka rin ng niyog. Anong masasabi mo, Marlene? Mahirap ba? Mahirap, siyempre. Bakit mahirap? Matigas. Matigas. Ano na matigas? Yung niyog. Nakarinig ka lang ng matigas, natawa ka naman. Diyos ko, naalala yung matigas. Naalala kasi yung matigas. Ayan, galing ni Marling magkudkod, oh. Galing. Gagawa kami ng palitaw. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng homemade palitaw. Soon. Ngayon po tayo ay gagawa ng palitaw. Palitaw, ano ba? Dila-dila palitaw na gamit ang glutinous rice. Ayan, ito yung ating mga ingredients. Naibusan na natin yung ating sesame seeds. Gagamit tayo ng 2 cups ng rice. Gagamit tayo nito. At saka 1 cup na water. Pero, hahatiin ko siya sa dalawa. Yung isang cup, lalagyan ko siya ng pandan flavor. At yung isa, yung original. So, let's start. So, ito yung ating original. Lagyan natin siya ng tubig. Palitaw. So, tingnan natin kung ilan ang magagawa natin sa isang cup. Okay, para-parehas ang laki. So, dahil dila-dila ang ating tawag dito, kailangan natin siyang pahabain na ganun. Tapos, under the garage door, under the garage light. Madalawa na tayo. Tingnan natin kung ilan ang magagawa natin sa isang cup. Eight and a half. Kasi maliit yung isang dila. Ayan ang nagawa natin sa original na dila-dila. Gagawa naman tayo ng buko pandan flavor. Start natin. So, ito yung ating 1 cup. Then, so, ito yung kalahati ng 1 cup kanina. So, doon sa isang cup na glutinous, kalahating cup na water. Okay. 5 drops. And then, magkulay kaya siya. Thank you.
ating nagawa sa pandan flavor. So, start na natin siya na. Pwede naman na hindi nagamitan ito. Pang ano lang to. Para lang pantay-pantay ang sukat. Kaya tayo gumagamit. Pwede ka rin gabuan nito ng ubi flavor. Para lang maiba yung kulay. So, ang palitaw ay maiyahantulot natin sa ating buhay. Palitaw, lulubog lilitaw. Parang ang buhay natin, minsan hindi perfect. Dumadaan tayo sa mga pagsubok, but still, kailangan nating lumitaw. Kailangan nating lumitaw at labanan ang anumang pagsubok sa buhay. Walang susuko. Kapit lang sa tulong ng ating kaibigan sa taas, si Lord. Ayan, tayo ay kanyang bibigyan ng pag-asa. Kaya kapit lang. Ang buhay ay sadyang ganyan, lulubog lilitaw. Minsan lang sa itaas, minsan lang sa ibabaw. So, pag nasa ibabaw ka na, samantalahin mo na yung buhay mo. Mag-ipon ka na. Mag-ipon ka na. Yung ipon na hindi natutunaw, ha? Para pag dumating yung tag-ulan, o yung pag bumaliktad na uli, yung ano, lumubog na uli ang palitaw, naging palubog na uli, marami ka ng panlaban, marami kang ipon. Hindi ka kakabahan, hindi ka magtakot. Dahil alam mo na ikaw ay maraming baon sa giyerang darating sa iyong buhay. Ganyan lang, wala namang tao na nabuhay ng perfect, na maganda agad. Lahat yan dumaan sa pagsubok. Kung kahit na yung pinakamayaman na tao sa buong mundo, bago pa yan yumaman, binigyan muna yan, dumaan muna yan sa mga pagsubok. Kaya laban lang mga anak. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Yan, 2, 4, 6, 7. Marami pa tayo. Tuloy lang natin. Start na tayo magpakulo ng tubig. Ayan, start boiling na ang ating tubig. Ayan. Start na natin. Ayan. Hintayin natin lumutang. Ayan. Umangat na siya. Anguin na natin. Natikman na natin yung una nating ginawa. Perfect naman siya. Ulit. Yeah. Perfect ko naman siya. So, ang isusunod natin dito ay yung ating buko pandan flavor. Buko pandan. Kailangan natin ingatan, nag-dry na kasi. Maglalagay na tayo ng sugar dito sa ating gagamit tayo ng sesame seeds para sa ating asukal. Lalagay natin siya sa asukal na puti. Ibubusa muna natin itong sesame seed na ito. Let's do it! So, ganyan natin ibubusa.
ang ating sesame seeds. Kailangan lang siya ay golden brown. So, papatay na natin yung ating kaban. Ayan, that's it. Okay na po. Linga. So, ito yung ating coconut na gagamitin. Ayan, ito yung kinayod kahapon gamit ang kutsara. So, lalagyan na natin ng niyog yung ating unang natapos na palitaw. Ayan. Tapos, hulog. Next naman. Ating finished product, ang ating buko pandan palitaw o buko pandan and original palitaw. Napakasarap niya kasi yung niyog ang nagdala ng kanyang kasarapan. So that's it, our video for today. Thank you for watching. And see you on my next video. Bye. So, 세상이 내 맘